Gaano na nga ba kahanda ang daigdig matapos ang epekto ng pandemya? Hindi lamang syempre sa ating mga Pilipino, kundi maging sa iba't ibang mga lahi. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation, mula po dito sa Radyo Inquirer Online, Inquirer.net at Inquirer TV. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW. Paano nga ba hinaharap ng daigdig ang kanilang pinansyal na kahandaan matapos ang epekto ng pandemya? Muli, nagbabalik ang ating banker, financial expert at syempre asawa ng OFW na nakabase sa Dubai sa United Arab Emirates, Miss Joyce De Lovieres. Hi Joyce, welcome back! Yes, so magandang araw po dyan sa Pilipinas. I'm glad to be back here in Bantay OCW and yes, isang pasalamat muli na meron tayong opportunity to do this. Oo nga, kasi gusto kong ipatalakay sa iyo yung ano nga ba yung isip-isip na yan? ISIP, ni Joyce De Lovieres. Yeah, napakaganda ng ating acronym, no? Isip talaga, dahil talagang napapaisip ka ngayong mga panahon na to, now that we are gradually easing back into the normal activities. Pero hindi na natin masasabi na ito pa rin ba yung ating normal, kasi nagbago na tayo kasama ni Susan. Yung isip natin, nagbago na din. Sobrang na-level up na siya. And feeling ko na shake tayo sa reality na binunga ng COVID na to, no? Ano yung pinamulat niya sa atin? Anong mga pangyayari yung kailangan nating harapin? Whether handa ka o hindi ka handa. So ngayon gusto natin, ang layunin natin sa mga programa natin is ma-intensify ulit yung ating paghahanda when it comes in personal finance, dahil alam natin ito yung unang-una. More than the health na naging concern din natin, yung finances natin ang unang talagang naging concern natin as far as the pandemic is concerned. So ulit natin, ISIP, ISIP, we are talking about the fundamentals of personal finance, that is the income, the savings, the investment, and protection that we should have been prepared. Hindi man, may pandemic man o wala, kasamang Susan, kailangan talaga natin siya. Oo, kasi ang buong daigdig ay naghahanda na o pinaghandaan nga itong sinasabi natin pagbabalik sa bagong normal na, Joyce. Sabi mo ay hindi na babalik doon sa dating normal. So ito na yung bagong normal, pero may mga individual na kahandaan naman ang ating mga Pilipino saan man sa mundo. Kasi yung ating ang fundamentals of personal finance, hindi siya namimili eh. Kahit anong kultura ka, nasaan ka man, ito yung talagang kailangan, basic, meron po tayo. And since yung ngayon na bumabalik na sa normal, nakakatuwa kasi kung nakapaghanda ka, nakinig ka sa Bantay OCW before, sa ating pangungulit sa kanila, meron kang pupuntahan o meron ka pa rin, meron ka agad na baseline na pag-uumpisahan as far as easing back to normal in this post-pandemic scenario. And what is nice will be, isa-isahin natin, for example, in income earning skills, no? May mga nawala ng trabaho. Una, unti-unti eh, di ba? Nawawala yung allowance, lumiliit yung sweldo, may salary pay cuts, hanggang sa nawala na ng trabaho. Joyce, lalo na yung epekto nito sa ating mga OFW, hindi ba? Lalo kung maraming bayarin, maraming mga gastusin sa buwan-buwan, kasi alam nila eh, kung magkano yung income nila monthly, at pagkatapos nawalan sila ng trabaho, na-layoff sila, pinabalik ng Pilipinas, ang sakit-sakit noon. Yes, kasamang Susan. So, meron mga companies na totally, no, napauwi yung ating mga kababayan. But meron din naman na on hold. Since hindi na nila ma-afford, let's say, yung rent dun sa opisina or wala naman talaga ang pupunta ng kliyente, they opted na mag-work from home. But then, since wala naman na masyadong gastos, so nasa-shoulder din naman ng nabawasan din yung gastos ng kumpanya. Kasi most of them, pinoprovide yung shuttle from work to office eh. And vice versa, no? From office to bahay. Mm-hmm. So, medyo nawala yung ganung spending ng mga opisina. In a way, medyo nakatipid sila. And yung mga kababayan natin, meron pa rin silang trabaho. Even with reduced salaries or they have to suffer salary pay cuts,
nasa bahay naman sila at nandito pa rin sila sa Dubai. So when now na nanonormalize, they're the ones na priority na ibalik sa mainstream employment. Plus, yun nga, nung nagkaroon na ng salary pay cut, syempre, maapektuhan din yung padala natin sa Pilipinas. Hindi naman pwedeng kalahati lang din. Diba? Ganun pa rin naman. Mas nakaka-concern kasi hindi natin sila nakikita. Ang katwiran ng mga kasama natin dito, mag-isa lang ako. Nag-isa akong magugutom. Pero yung pamilya ko, 5-4 sa pamilya ko, magugutom silang lahat pag hindi ako nakapagpadala. So what happened was that our kababayans here has to really dig deep into themselves. Ano yung skill ko? Meron, no? Merong mga nakikita natin, mga online selling, hindi lang yun, kung ano yung meron dito sa bahay mo, hindi ko na ginagamit. Mga RFS, reason for selling, hindi na ginagamit, convert to cash. Even mga products na readily, hindi na naman natin pinapansin, no? Mga pandesal, baked goods, or mga padala-padala na hindi na natin na ipadala, dinispose na dito, kaya ang daming mga ano, maraming mga groups na lumabas because of the pandemic. And that only proves yung ating resiliency na naman. Pero ito yung ano eh, actually ito yung innovation ng mga Pilipino, yung capability natin na i-handle natin ito. O sige, wala akong work, titinda na lang ako. O sige, marunong ako mag-bake. So ito na yung i-offer ko sa mga kasama ko dito na hindi rin naman makapagluto kasi, di ba, hindi ka makalabas or mas mahal pa kung ikaw lahat magluluto o isa ka lang. Magpaparasyon ka na lang ng pagkain. Mura lang naman siya. 10 dirhams, 20 dirhams. May nabibili kang pagkain. And maghapon mo ng pagkain yon. So nakakatipid ka. Okay, so income. Iisa-isahin natin yung isip? Ayan. Opo. So yung income, no, nagkaroon ng upskill. No, nagkaroon tayo ng pagsusuri sa sarili natin. Ano po yung iba natin kakayahan na nagawa natin to na maging pera. And ano pa ba yung mga gamit natin sa bahay na hindi nagkagamit, na ibenta din natin. Kasi merong kailangan yung iba. Let's say, may nabili kang baking tools, eh yung hindi ka naman pala nagbe-bake, natuwa ka lang sa freebies noon. But itong naman si kabayan natin na gusto pala mag-baking at nakakapagbenta siya, kailangan niya. So nagkaroon ng mga ganong interaction, nagkaroon pa nga ng mga barter. And yung mga times na nakapaglinis ka ng bahay, marami ka pala na ipamigay. Marami ka rin natulungan na meron dito. Marami dito yung mga green na donation boxes. So ilalagay mo lang dun yung mga lumang gamit. Yan. And since most of the income came from selling and addressing the immediate needs, no, ng ating mga kababayan, ang feeling ko kasamang Susan, even if you're already back in the mainstream employment, hindi mo na siya bibitawan eh. Kasi ang nangyari dito, nagkaroon ng multiple streams of income ang ating mga kababayan. Kasi alam ko na to eh, marunong na ako, may clientele na ako, let's say nagbe-bake ka, no? Like dito sa flat namin, sa building namin, takbuhan yan pag may birthday. Magta-text ka lang, hindi ka naaalis kasi matipid. At saka, siyempre, magastos pag nagpunta ka pa sa mall, ang dami mong pang mabibili. So ito, mag-text ka lang, magkakaroon ka na, makakuha ka na ng, let's say, cake or wedding cake or whatever na kailangan mo ng mga extrang pagkain, no? Meron kayong event sa bahay. So itong mga ganito, hindi mo nabibitawang skill. So upskill po tayo ang keyword natin when it comes to income. So marami talagang nakinabang ha sa ganyang estilo nitong pandemic. At sabi mo nga, baka yung iba hindi na bumalik doon sa kanilang mga dating trabaho. Kasi ngayon nag-e-enjoy na sa kanilang income. Yes, opo. So may mga ganun tayong story. Even in other countries, even in the Philippines also, may mga nakikita tayo na hindi na sila bumalik sa trabaho at naging tagumpay kasi yung kanilang pinasukang negosyo na dapat sideline lang siya or pantawid lang siya during the pandemic. And aside from that, no, yung mga basic skills na to, there was also an advent of soft skills. And nagkaroon din na, actually dalawa yung movement eh, nagkaroon ng merkado para sa mga educational platforms, mga video tutorials, yung mga online na nagtuturo, webinars, nagkaroon talaga ng tuition fee ka na talagang iaalat doon dahil gusto mong matutunan yung mga soft skills na to. And nagkaroon din ng market for the soft skills, not only for the educators, but doon yung mga nakapag-aral na ng soft skills, let's say digital editing, graphic design, website maintenance, no? Itong mga website webmasters natin, nagkaroon sa kanila ng market because nagpunta tayo sa
mas intensive ang digital setting. So, puro tayo online. So, kailangan talaga. And I know some people, actually, madami sila na mga graphic designers, they were able to make it good. And there are also people na, let's say, sales mo is ibang item. Let's say, computer supplies. Pero nakita mo, merong opening for medical supplies o mga x-ray machines, no? Napakaganda po nung naging merkado nito. Umunlad pa yung pamumuhay nila. Nakita natin na talaga economically they were able to gain from the pandemic. Para-paraan talaga kasamang Susan, di ba? Kailangan talaga natin na mag-aral, matutunan yung ibang mga skill. And that would really make a steady foundation, a stable foundation as far as income earning is concerned. I-enjoys yung ginamit nila yung opportunity na yon. Diba, habang nasa bahay, talaga naganap sila ng marami mga pamamaraan para matuto. Ayan, nagdumalo, nag-aral ng mga skills na yan sa pamamagitan nga ng online nang hindi umaalis ng kanilang tahanan. But at the same time, nakakuha ng karagdagang mga kabuhayan pa. Yes, yes. Kasama Susan, even medical coding, ha? Napakadami na nag-aral po, even Filipinos here. Kasi short course lang siya eh, 3 months or ilang Sabado lang siya na pag-aaralan and affordable naman yung fees. Napakadami din akong nalaman na medical coders at saka nursing assistants. Yan yung mga pinag-aralan. And I think hindi lang dito sa Dubai, no? Sa ibang mga countries, ito rin naman yung in-demand kasi because of the pandemic nga, yung ating healthcare workers o ang medical workforce, they really need to beef it up. Alright, so nakakatuwang malaman yan dahil ang ating mga kabayan, oo, may mga naapektuhan, marami ang apektado, pero marami rin nakumuha ng kanilang mga opportunity na yan para sila ay matuto at eventually nga maging kabuhayan na rin nila magpahanggang sa ngayon. So, income. Pagkatapos ng income, saan ang susunod yan, Joyce? Anong susunod yan? Siguro sa bayan na talaga yan, habang kumikita ka, yung savings naman, no? Yung mga bagay na we were able to do without during the pandemic period, ito yung mga manonood ka ng sine, no? Mag-mall ka, magpapa-spa ka. Actually, nung manicure-pedicure, parang namamahalan ka na dahil alam mo nang gawin dun sa bahay pala. So those are your discretionary expenses that you know that na yung COVID na-realize natin, pwede pala akong walang ganun. So ito tayo yung gawin natin siyang baseline when it comes with savings. Ito yung mga bagay na pwede nating idagdag sa savings natin dahil alam mo po naman natin kung ano yung naitabi natin because of the pandemic, naubos na siya. So kailangan itaas natin ulit, no? I-build natin kung 6 months, 1 year, or 2 years, kailangan na natin ngayon na magkaroon tayo ng emergency fund na ganun kadami. So, savings po tayo, yan yung gawin natin. And ang term po ngayon, aggressive savings. So, agresibo talaga dapat. And unti-untiin natin, kumbaga, i-build natin ulit to the level pre-pandemic yung ating savings. Plus, whatever yung extra income natin that we're having from our side hustle and meron na tayong mainstream income, doon na po idagdag na natin yun hanggat hindi pa tayo ganun ka-estable as far as savings is concerned. And ating uriin lahat ng pinagpagkagastosan natin, ito ba ay tama bang spending or rebound spending? No? Yan yung mga terms na kailangan nating isipin, aralin, or kailangan mo lang para ma-feel good ka. So kung feel good ka, mag-Netflix ka na lang, medyo mas mura. Or, maglibang ka, gumawa ka ng ibang hobby, no? After that, mawawala na yung urge mo to spend. So I think ito na yung, kumbaga, nadala tayo ng malakas dun sa nangyari sa COVID. And I think yung spending natin, ito yung mas apektado kasi mas madaling makita yung effect sa buhay natin kung nagtipid tayo rather than maghanap ka ng another source of income. Yun yung laging sinasabi, di ba? When it comes with savings, mas madali ulit na mag-save muna tayo kaysa yung magdagdag tayo ng income kasi matagal pa yun mangyayari. Oo, tsaka yung kontrolado natin yon. Tayo lang mismo, no? Tayo ang pwedeng gumawa agad nun. So Joyce, yung income and savings na tinalakay mo ngayon, pwede yung susunod, dalawa pa sa susunod nating episode para ihanda natin ang ating mga kababayan, paano nila
kinakaharap itong mga problema pampinansyal, but at the same time, binibigyan mo kami ng mga tip paano namin matututunan ng mga bagay na ito. Paalala, Joyce, bago tayo magwakas. Ang technology talaga really amazes us. It bridges us kahit saan tayo nandoon, maipupush pa din natin ang advokasya na nagtutulong po na pakapag reach out sa ating mga kababayan, no, ang ating mga kababayan na kailangan talaga nila ng tulong, not only yung personal finance knowledge but also making them aware of all the other services of our government na pwede pa nating itulong, pwede silang maglakas loob na lumapit. At meron pong mga ganun, hindi pa po end of everything yung medyo na yung nangyari sa pandemic. Parang pang hope. Ay, nakakatuwa na kasama ako muli ng Banday UCW na tumutulong sa ating mga kababayang Pilipino. Joy, salamat din sa patuloy na pag-ibig sa ating mga OFW. Ikaw, kapamilya ng OFW, sa patuloy din na pagbibigay ng ganito mga impormasyon. Kailangan natin yan. Kailangan yan ng ating mga OFW saan man sa mundo. Hanggang sa muli, magandang araw sa iyo dyan sa Dubai. Magandang araw po. Thank you very much. Si Joyce De Lovieres, mga kaibigan, ang ating banker, financial expert po natin, ang ating asawa ng OFW mula sa Dubai, United Arab Emirates, sa mga usaping pinansyal at syempre mga tips na ibinibigay niya sa ating mga kababayan para patuloy po na maproteksyonan ang inyong mga pananalapi. Ito ang inyong usapang pinansyal sa Pilipinas Online Bantay OCW, hatid na ang Bantay OCW Foundation mula po dito sa Inquirer.net, Inquirer TV at Radyo Inquirer Online. Ako po si Susan K. Mahigit 24 na taon nang naglilingkod sa ating mga OFW at kanilang mga kamag-anak saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa Bantay OCW Foundation. Patuloy po tayong magtulong-tulong upang mas marami pa tayong matulungan.